nag-sign ako ng contract sa kanila. So, nag-open ako sa kanila. Open ko yung sahod ko, yung kontrata ko, inopen ko lahat, pati yung pagbo-boyfriend ko kasi guys, inano nila, question. Hi guys, good morning! Welcome back to our channel! Thank you guys for supporting me Thank you pala sa mga nanood sa mga past vlog ko. So ngayon guys, gusto ko lang i-share yung aking mga pinagdaanan dito sa Singapore bilang isang 6 years OFW to Singapore. So guys, marami akong failures sa mga kasabayan kong naging OFW within 6 years na marami na ding pagsubok na nadaanan. So guys, sa mga pagsubok ko is unang-una yung pakikipag-communicate ko sa amo ko dahil hindi ako masyado fluent sa English. So, ang English ko kasi guys, putol-putol. Although nakapag-aaral naman ako ng college or nakapag-aaral ng course naman ako, hindi talaga ako fluent sa English guys kasi alam mo na, lumaki tayo sa probinsya, sa isla. Hindi talaga ako matalino sa English. Kasi guys, ang ating classes ako masyadong nadutunan. Wala na nga akong matandaan guys sa mga pinag-aralan ko. So anyway guys, kaya ako nagtrabaho dito sa Singapore dahil para sa pamilya ko. So, pag-uusapan natin guys yung naging journey ko dito sa Singapore within 6 years na nag-stay ako dito sa employer ko. So, ang unang-una guys, risky ko talaga yung pagsasalita, pakikipag-communicate sa amo ko ng English. So, hanggang sa naka-recover na ako, hanggang sa natuto na ako mag-English. Pangalawa guys, yung homesick ko sa pamilya ko. Napaka-homesick talaga. 3 months, 6 months bago ako nakarecover at nakapag okay na ako. Bawal ang cellphone sa akin guys within 6 months to 8 months. So, yung unang experience ko dito hindi madali. Kaya, swerte ngayon yung mga papunta dito, nung mga pumunta dito sa Singapore na nakapaghawak na sila ng cellphone kaagad. Ay, napakaswerte nyo. Dahil kami nung 2015, bawal kami mag-cellphone within 6 months hanggat hindi kami nakakabayad ng aming utang sa agency. So, hindi pa kami nakakabayad ng utang namin na 6 months, 8 months. Hindi pa kami nakakahawak ng cellphone. So, ang ginagawa kong communication sa nanay ko is yung landline nila dito, tumatawag ako. Pinapahawak nila ako ng cellphone para tawagan yung nanay ko. So, pagkatapos na, ibibigay mo na uli yung cellphone dun sa amo mo. So, ganun kahirap, guys. Tapos, mababa pa ang sweldo ko nung dati. Nasa 600, 580 pa lang, guys, hanggang sa in a year, 2 years contract, nagtaas ng $50. So, yun lang guys, sobrang hirap na malayo ka sa pamilya mo. Pero, lagi nating iisipin yung mga pangarap natin para sa pamilya natin. Although, nagkamali tayo, hindi masamang magkamali. Hindi masamang nagkamali tayo. Basta, natututo tayo dun sa pagkakamali na yun. So, ang point ko is, okay lang na magkamali ka. Okay lang na magkamali ka. Kung ano yung gusto ng boss mo, sundin mo lang. Kasi unang-una guys, pag bago ko pa lang sa kanila, talagang tatarayan kinila kung ano-ano sasabihin sa'yo, na para lang ma-disappoint ka. Susubukan ka kasi ng mga yan guys within 6 months until umabot ka ng 8 months hanggang 1 year. Yan kanila makikilala. Kasi kinikilala kanila niyan eh. Kaya parang ang sama-sama ng tingin sa'yo. Pero although guys, talaga may mga Chinese talagang iba yung ugali. Pero napakaswerte ko sa amo ko dahil hindi nila ako sinubukan. Yun nga lang yung paghahawak ng cellphone ko. So ang journey ko guys, within 1 year na naging okay na ako dito sa kanila, naka-recover na ako noon. Pero gabi-gabi ako umiiyak. 3 months, 6 months. Kasi wala akong communication sa pamilya ko, wala akong Facebook. May Facebook na nun guys, pero wala akong cellphone. Kaya ang hirap mag-adjust. So parang ang lungkot-lungkot ng gabi ko. Pero sa awa ng Diyos guys, naranasan ko yun. Naging matapang ako at naging matatag ako sa buhay. Ngayon, ang bilis ng panahon guys, ang bilis ng araw. So, kaya sa mga nangangarap dyan, i-pursue nyo lang yung mga pangarap nyo. Isipin nyo lang palagi yung pamilya nyo. Matutupad nyo yung mga pangarap nyo para sa kanila. Basta unang-una nyo lang gagawin guys, magdasal kayo at tiwala lang sa sarili ninyo na kahit na gaano kasama ang ugali ng amo nyo, mapapaamo nyo yan. Basta gawin nyo lang
ng maayos ang trabaho ninyo. Yung amo ko din masungit din sa akin ng mga first time ko dito hanggang sa nahuli ko na yung loob niya. So, mga Chinese kasi na plastic talaga. Kung plastic sila sa'yo, plastic yun rin. Kung talagang masama ang loob nila sa'yo, okay lang yun, tanggapin mo. Yung talagang papakitaan ka ng hindi maganda, sige lang guys, okay lang yan. As long as na hindi kayo sinasaktan. Ito guys, ang sikreto ng mga OFW. As long as na hindi kayo dinadampian sa katawan, hindi kayo sinasaktan, go lang. Fight para sa pamilya. Ang nasaisip ko lang kasi dati guys, para sa pamilya gagawin ko talaga lahat. Hindi talaga ako susuko hanggat wala akong nakikita, hanggat wala akong natutupad para sa kanila. So, yan ang talagang nakatatak sa isip ko kahit iniinsulto ako minsan ng amo ko. So, pag naglilinis pa ako, guys, ha, hindi yan masasatisfied. Talagang nag-checking yan ng ganyan. So, dahil sa pangarap ko, nagtiis ako, kaya umabot 6 years na ngayon. So, pagdating ko ng 6 years, 2 years, 3 years, hanggang 4 years, medyo okay na ako sa kanila, guys. So, lahat ng mga binibili ko, lahat ng mga groceries ko, ako na nagdedesisyon, lahat ng niluluto ko, sa akin na nakadepende yung mga amo ko. So, kasi guys, syempre, ikaw na ang magde-decide kung ano lulutuin mo, 'di ba? Nagluluto ako guys ng mga Filipino food. Hindi nila alam na Filipino food 'yon. Tinapakain ko sila, pero sinasabi ko pa rin na niwi-watch ko sa YouTube kaya ako natutunan 'yan. So sasabihin nila sa akin kung masarap o hindi yung luto ko. Pag hindi talaga 'yan masarap, guys, maiinsulto ka dahil sasabihin talaga sa 'yo hindi masarap yung luto mo. Pero tiniis ko 'yun, guys. So pag sinabing hindi masarap yung luto mo, sa sunod, gagalingan mo na. Sa mga failures, guys, okay lang yan, tanggapin nyo na nagkamali. Matututo kasi tayo sa mga pagkakamali natin. Pag nagkamali tayo ngayon, huwag na nating ulitin pa para hindi na tayo mapagalitan uli. Ganyan lang, sunod-sunod tayo kasi ang trabaho natin, guys, is katulong. Ilugar natin kung nasaan tayo ngayon. Kaya ako, guys, kapag nag-off day ako, wala na silang pakialam sa akin. Although, wala na talaga silang pakialam sa pag nag-off day na ako. Pero nilulugar ko sarili ko kung ano yung suot ko pag alis ko, yun pa rin ang suot ko pag uwi ko. Kasi dito guys, nahihiya kasi ako kahit okay lang naman sa kanila kasi yung mga damit nila binibigay din nila sa akin. Ako kasi pag aalis ako talagang parang normal lang, parang simple lang. Pero pag lumabas na ako, may mga dala-dala na ako ng damit, doon ako nag-chichin sa labas. Pag uuwi ako, balik uli ako sa simple kung ano ako. Nilulugar ko yung sarili ko na ako isang katulong. Hindi ko na naman ipinidegrade yung isang pagiging katulong. Kundi, iniisip ko lang lagi yung expression ng amo ko sa akin. Ayokong masira yung kung ano yung simpleng tingin sa akin mababago dahil sa kasuotan ko. Ayokong pagsisilosan ako. Ayokong i-issuehan ako ng ganun. So, marunong dapat tayong makisama para tayo ay pakisamahan din. Ganyan ang ginagawa ko para guys magtagal tayo sa pagtatrabaho. So ngayon 6 years na ako, nag-sign na ako ng contract sa kanila. Inopen ko yung sahod ko, yung kontrata ko, inopen ko lahat, pati yung pagbo-boyfriend ko kasi guys, inano nila, question nila ang ate yung ulo ko. Kasi guys, yung pagbo-boyfriend ko, question nila yon. So ngayon, kinausap ko sila, anong problema sa kung magkaka-boyfriend ako? Sabi ko, huwag kayong mag-alala dahil kapag ka nagka-boyfriend ako, uuwi na lang ako at magpapakasal na. So prinangka ko sila guys, kasi sabi ko, sir, hindi kasi maganda sa pakiramdam. Yung nagtatrabaho ako na may inaalala akong nag-aalala kayo sa akin. Sinabi ko talaga na hindi na ako bata para hindi ko na maiisip yung mga tama o maling gagawin ko. So, ngayon, napag-usapan namin yan at nag-sign ako ng contract. Bago ako nag-sign ng contract, guys, kailangan yung mapag-usapan yung mga dapat ninyong pag-uusapan para maganda yung inyong pagtatrabaho dito sa employer ninyo. Kailangan mag-open ka kung ano yung gusto mo, ano yung nararamdaman mo. Kasi, guys, masarap magtrabaho na open ka at saka yung kalooban mo is nakafocus lang sa pagtatrabaho. Hindi ka pinapakialam nila, hindi ka pinapakaalaman nila, basta ginagawa mo lang yung trabaho mo. Although kahit na nagtatrabaho ka na, malinis na yung para sa'yo, amo mo yan, talagang hindi masasatisfied yan. May makikita at makikita yung mali sa'yo.
Dahil ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo rin nakikita ang pagkakamali mo. At hindi nakikita ng iba na may mali ka, hindi mo rin makikita ang sarili mo na may pagkakamali ka. So yun guys, point of view lang yan sa sarili ko guys na nagtatrabaho dito sa Singapore. So guys, may mga na-invest na naman ako dito sa pagtatrabaho ko dito sa Singapore. Napagawa ko yung bahay namin sa isla, pero nasira uli at nakabili ako ng bangkang pandagat. Sana, kaso nasira ng undoy. So guys, ganyan lang ang buhay. Ang mga material na bagay nasisira. Pero yung kalooban ng tao at pakikisama natin sa kapwa-tao, hindi yan mawawala at hindi yan masisira. So, keep moving forward lang tayo guys sa mga pagsubok. Okay lang yan guys. Basta stay lang tayo kung ano tayo. Lagi tayong magpakumbaba kahit na ano pang marating natin sa buhay. Guys, nakabili na din ako ng bahay. At yung bahay na yung tinirhan na nila mama, Homes Camilla, Homes Tansa, Cavite. Nakuha ko yun guys, 1.4 million. Hanggang ngayon hinuhulugan ko pa rin guys. Pero gusto ko lang mag-forgot after 4 years. Gusto ko lang mag-forgot guys. Gusto ko lang subukan yung life ko sa Pilipinas. So wala pa naman akong ipon masyado. Wala pa naman akong naiipon. Pero siguro naman guys, kaya ko lang mabuhay ng ano. Kasi 32 years old na ako guys. Gusto ko na sanang mag-spend time with family. So tama na yung na-invest ko na bahay. Yun lang ang na-invest ko ngayon kasi nga dahil sa pandemic, dahil sa undoy, dahil sa mga nasira. Okay lang yun sa akin. Keep moving forward. Gusto ko na din subukan yung buhay ko sa Pilipinas. So yung mga achievement na-achieve ko ngayon, gusto ko na uli ibenta yung bahay ko. Kasi guys, ang mahal, $12,998. So mag-13,000. So pag-uwi ko guys, ibibenta ko yun uli. Yun ang plano ko, ibenta ko uli. Kasi ano naman, may value naman kapag lupa't bahay yung binili mo. So may value yung bahay ko. Ibibenta ko yun uli guys. At saka nagpa-plan akong bumili ng bahay o lupa na may resort. Para, o kaya apartment, bahay, lupa na may pwede mong pagtayuan ng apartment. Yun na lang siguro ang pagkakaabalahan ko. Kasi guys, magte-10 years na ako dito sa Singapore after 4 years na matapos ko ang 4 na taong kontrata ko dito. Magte-10 years na ako dito guys. Tapos 32 years old, wala pa akong asawa, wala pa akong mga anak. So, kahit magtrabaho ko na magtrabaho guys, wala namang magmamana ng mga ganyan. Okay lang yan guys, as long as nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. So, walang problema yan. Basta magsipag lang tayo guys, hindi tayo magugutom kahit saang bansa man tayo naroon. Kahit nandyan tayo sa Philippines guys, kahit mahirap ang buhay dyan, magtyaga lang tayo. At hindi ka lang maarte guys, magbubuhay talaga tayo. Ang importante guys, yung pakikisama natin sa kapwa-tao. Dahil kapag may pakikisama tayo sa kapwa-tao, hindi tayo magugutom guys kasi magkikain na lang tayo sa kanila. Char! Hindi guys. Joke lang yun. Basta guys, marunong lang tayong makisama sa buhay. Mabubuhay tayong mag-isa. Kahit tayo lang mag-isa. Ako guys, wala naman akong kinatatakutan sa buhay ko eh. Mahalaga sa akin, mahal ko yung pamilya ko, mahal ko yung sarili ko, at mahal ko yung mga taong nasa paligid ko. So, love your work, kumbaga. Love your work, kahit na anong ginagawa mo, kahit na anong trabaho mo, mahalin mo yan. Laguin mo yan guys. Hindi lang yung ugali mo ang paglaguin mo. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo, mahalin natin. Occupied natin, sariling atin. Mahalin natin. Yung parang kung pinaplastic mo yung amo mo, huwag mo paplastikin yung trabaho mo. Gawin mo lang kung ano yung tama. Darating at darating yung araw na ikaw naman ang mapupunta kung nasaan ka dapat. Yun lang guys. Thank you for watching. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe to my channel. Rose Tartira sa senyo ko na. Thank you guys. I love you. Bye-bye.